Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Andro. Taong 1957, Lawaan, Eastern Samar. Itong mga panahong ito, napakasukal pa ng tinitirahang baryo nila Andro sa Lawaan. Napakapayak din noon ang pamumuhay, lalo pat karamihan sa mga tao doon, naghihikahos sa buhay buhat sa kahirapan. Maghapon silang umaakyat ng burol gamit ang kanilang kalabaw, hindi para magtrabaho, bagkus ay pagmasda ng kalikasan. Sa lugar kasing yon, nakakaramdam ng kasiyahan at pagiging malaya itong si Andro. Suportado naman siya noon ang kanyang kapatid, kaya na may saan mang lugar sila magpunta, palagi niya yung kasama. Labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa ginagawa nito, lalo pat hindi niya yun magagawa ng mag-isa. Kapag nararamdaman nilang malapit ng dumilim ang paligid, dahan-dahan na silang bumababa ng burol para umuwi. Dahil sa halos araw-araw nila yung ginagawa, kung kaya't hindi na yun gaanong iniisip ng mga magulang nila. Ang mahalaga, makabalik sila sa kanilang tahanan bago pa man sumapit ang alas 6 ng hapon. Konting description lang sa bahay nila. Dito kasi iikot ang buong kwento. Kung hindi nyo na itatanong, barong-barong lang din ang tahanan noon nila Andro. Kagaya ng karamihang tahanan, gawa sa kawayan ang papag ng kanilang bahay. Ang ilalim kasi nito, pinagkukulungan nila ng mga manok at iba pa nilang mga alagang hayop. Gawa lang din sa pinagtagpi-tagping nipa ang kanilang dingding, kaya madali yung mabutas kung sakali mang nais mong sumilip sa labas. Medyo tagpi-tagpi na din ang bubong nilang gawa sa pawid, gawa ng hindi pa yon gaanong napagtutuunan ng pansin ng kanilang ama. Nagkataon kasi noong hindi pa naman sumasapit ang tag-ulan, kung kaya't mas ginugugol nito ang oras sa pagtatrabaho kesa mag-ayos ng kanilang tahanan. Malawak din noon ang bakuran nila Andro. Papalibot nito, maraming puno ang nakatayo. Halos ilang metro din ang layo ng kanilang kapitbahay sa kanila, kung kaya talagang napakapribado ng kanilang pamumuhay noon sa lugar. Yung tipong kahit magsigawan man kayo kapag nag-aaway, walang makakarinig sa inyo. Dagdag pa niya na, ang kalsada noon sa kanilang lugar ay nababalot pa ng mga damo. Bihira ka rin makasilay ng sementong daan sa kadahilan ng ayon sa kanya, parang hindi pa yun doon na aabot ng gobyernong namamahala sa buong bansa. Kahit ganoon ang lugar nila, masaya namang namumuhay sila Andro sa lugar. Walang problema kung kumain sila ng kamote 2 beses sa isang araw, basta ang mahalaga, busog ang mga tiyan nila. Ayon sa kanya na, sa kanilang baryo noon, iisang tao lamang ang kinakatakutan nila. At yon ay ang matandang lalaki na kilala nila sa tawag na Tiyo Asong. Dagdag pa niya na, tuwing dumaraan ito, pilit silang nagtatago gawa ng paulit-ulit noong inilalahad ng mga magulang nila na aswang si Tiyo Asong. Marami nang nakapagpatunay dito pero hindi nila yun mapaalis-alis sa baryo dahil sa mga banta nito. Marami na ring sumubok na itaboy ang matanda pero matapos nila yung gawin, nagkakaroon sila ng matinding sakit na kahit na sino walang kakayahang magbigay ng lunas. Alam nyo, Pinuno, yung mga sakit na nakukuha ng mga taong nagkakaroon ng galit kay Tiyo Asong, hindi basta-basta. Sa mga unang araw na nasumpa ka na ng matanda, mamamanhid ang iilang parte ng katawan mo hanggang sa dahan-dahan na yung mangingitim. 3 parte lang ang tinatamaan nito pero sa puntong masilayan mong umitim ang balat mo, doon na mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay mo. 3 araw lang ang kinakailangan ng matanda para mabutasan ang katawan ng taong kinagagalitan niya. Ang mas nakakatakot pa sa lahat, dahil sa matinding pamamanhid, hindi mo mamamalayan
may butas ka na pala sa katawan. Sabi-sabi ng mga matatanda, kadalasan sa mga taong nagkakaroon nito, napapansin lang nila ang bagay na yon kapag kinakain na yon ng uod at nakakapagpalabas na yon ng hindi katanggap-tanggap na amoy. Ika nga ng iilan, buhay ka pa, pero nabubulok ka na. Dahil sa ganong panganib na dala ng matanda, kaya na may magmula noon, binigyan na nila yon ng sapat na respeto. Nang mapagtanto naman ni Tiyo Asong na wala nang may galit sa kanya, doon pa lamang natigil ang ganoong sakit. Kahit papaano, kampante naman ang kanilang mga kababaryo, lalo pat ni minsan, hindi yon nang talo. Kapag kumakain kasi ito, kahit anong layo ng baryong sumunod sa kanilang lugar, pupuntahan yon ang matanda para lamang makakuha ng biktima. Marami na rin ang usap-usapan ukol sa pagsilay nila sa panginginain ng matanda na ayon sa mga ito, habang nilalantakan ito ang malaking bahagi ng karne na sa iba yung wangis at anyo. Isang hapon, habang tumatambay sila ng kanyang kapatid sa bukid, bigla naman silang napatayo nang masipat nila ang matanda na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi pa man yun nakakalapit, napilitan namang tumayo itong sila Andrew at akmang kakaripas na ng takbo papalayo. Subalit, bago pa man nila yun magawa, bigla naman silang natigilan nang marinig nilang magwika sa kanila ang matanda nang, "Huwag kayong umalis dyan!" Dahil sa sinabi nito, tila bang agad namang sumunod ang kanilang mga katawan. Halos mapaihina noon ang kapatid niya dahil sa takot, gawa ng sa kanilang dalawa, ito ang mas labis na nangingilabot tuwing nakikita ang matanda. Pagharap ni Tiyo Asong sa kanila, ramdam na ramdam nila Andrew ang presensya nitong ubod ng sama. Hindi nila mawari noon pero kahit nakakausog ng sikmura ang amoy nito, parang hindi yun tumatalab sa kanilang mga sistema. Maya-maya pa, pag-upo ng matanda sa tabi nila, agad naman itong inilahad ang tungkol sa pakay nito sa lugar. Ayon dito, natutuwa siya sa magkapatid, gawa ng sa lahat ng taong naninirahan sa kanilang baryo, tanging silang dalawa lamang ang nagpapahalaga sa kalikasang nagbibigay buhay sa lugar nila. Inilahad din ito sa kanila na nakikita ng matanda ang kanyang sarili sa magkapatid. Matapos namang marinig nila Andrew ang sinabi ni Tiyo Asong, animoy ang lahat ng kanilang takot sa katawan, unti-unti namang naglaho. Alam nilang aswang ito pero sa tono ng pananalita nito, animoy makakabuo karoon ng tiwalang hindi basta-bastang makikita sa ibang tao. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipag-usap nito sa kanila, agad naman yung tumayo para magpaalam. Nang akmang aalis na ito, ngumiti naman yun sa kanila habang nagwiwika ng, "Masaya kong nakikita ko kayo rito, pero sana iwasan niyo munang pumunta rito sa mga susunod na araw. Hindi ko kayo pinagbabawalan, bagkus kayo ay iniiwas ko lamang. Mag-iingat kayo, lalong-lalo ka na, Andrew." Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman itong paglakad papalayo. Habang pinagmamasdan nila yon ng kanyang kapatid, hindi naman nila maipagkakaila ang animoy paglalakad nito sa ibabaw ng lupa. Sa isang iglap, agad naman yung nakababa sa burol sa kabila ng masusukal na daan ito. Matapos naman nila yung masilayan, dahan-dahan naman silang bumaba upang ipagbigay alam sa kanilang mga magulang ang nangyari. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nagawa naman nilang makarating sa kanilang tahanan kung saan doon bumungad sa kanila ang ama nilang nagsusunog ng balat ng nyog. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, agad naman nila yung kinausap ukol sa mga bagay na naranasan nilang dalawa. Pagkarinig nito sa kwento nila, halos hindi naman yun makapagsalita,
buhat sa labis na pagtataka. Maya-maya pa, inabisuhan naman sila nitong sundin ang nais ng matanda, nang sa gayoy hindi sila mapahamak. Bagaman mahirap yung gawin para kay Andro, nagdesisyon silang sundin na lamang ito. Sa paglipas ng mga araw, nanatili sila sa loob ng kanilang bahay kahit wala naman silang ginagawa. Hindi na rin sila noon gaanong lumalabas alinsunod sa babala ng matanda. Tatlong araw ang lumipas, meron silang nasisipat na mga dayong naglalakad sa daan malapit sa kanilang tahanan. Agaw pansin ng mga ito dahil sa suot nitong kulay pula at puting damit. May mga talukbong din yun sa ulo na siya namang labis na nagbibigay ng pagkabahala sa kanilang mga kababaryo. Yung ama nga noon nila Andro, hindi na gaanong nakakapagtrabaho dahil sa mga ito. Halos tumagal ng ilang araw ang pananatili ng mga nilalang na yon hanggang sa dumating ang puntong nakialam na itong si Tio Asung. Kaya ito palaging nakikita nila Andro dahil sa gumawa yon ng barong-barong malapit lamang sa bahay nila. Umaga man o gabi, pinagmamasdan nila ang mga panauhing yon kung kaya't doon nila napag-alaman ang bawat galaw ng mga ito. Maniwala kayo o hindi, kahit napakalalim na ng gabi, marami pa sila doong nakikitang nasa labas ng kanilang tinutuluyan na parabang hindi man lang nakakaramdam ng anumang pagod sa katawan. Ang mas ipinagtaka pa nila na sa loob ng mga araw na yon, dahan-dahan namang nanghihina ang kanilang mga sistema buhat sa kakaibang simoy na pumapasok sa loob ng bahay nila. Nag-umpisa na ring magkasakit noon ang kanyang kapatid, maging ang kanilang nanay. Humupa lamang ang karamdaman ng mga ito noong bumisita si Tio Asung sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon. Bagaman may kalayuan ang kanilang bahay sa barong-barong na tinutuluyan ng mga ito, hindi nila maipagkakaila na naririnig nila ang pag-uusap ng matanda at ng mga dayo. Rinig na rinig noon ang kanyang ama kung papaano nito harap-harapang palayasin ang mga nilalang nang sa hindi malamang dahilan. May mga pagbabantaring binitawan ng matanda sa mga ito kung sakali mang hindi nito susundin ang nais nitong mangyari. Sa kabila ng mga sagutang naganap sa dalawang magkaibang panig, nanatili pa rin desidido ang mga nilalang na yon na gawin kung ano ang kanilang pakay sa baryo. Dahil sa naging sagot nito, kitang-kita nila Andro ang pagsimangot ni Tio Asung habang sumasagot sa mga ito ng: "Kung ganyan lang din namang hindi niyo ako binibigyan ng respeto, walang kwenta ang pag-uusap natin ito. Baka nakakalimutan ninyo, ako ang nagmamay-ari sa baryong ito. Karapatan kong pagpasyahan ang lahat ng magbibigay ng mabuting bagay para sa mga tao ko. Wala sa aking plano ang magpapasok dito na kung sino-sino mang demonyo para gawin ang kanilang mga hangarin." Kasabay ng pagwika nito ay ang bigla namang pagpalit ng anyo ni Tio Asung na siya namang ikinagulat nilang mag-ama. Kahit hindi nila gaanong naaaninag ang ginawa nito, siguradong sigurado sila, hindi yon ang pangkaraniwang wangis ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasaksihan kung papaano nasindak ang mga nilalang na dumayo sa kanilang lugar. Subalit, sa kabila ng mga pangyayaring yon, nanatili pa rin tuwid ang pasya nitong mag-ani sa baryong pinangangalagaan ng matanda. Nang mapagtanto naman ni Tio Asung na hindi niya yun madadala sa mahinahong pakikipag-usap, laking gulat na lamang nila Andro nang masipat nila ang isang itim na matulis na bagay na lumabas mula sa pinakagitnang bahagi ng kamao nito. Walang sabi-sabi, agad naman yung iniunday ng matanda sa kanyang kausap na siya namang naging sanhi upang mapaatrasyo ng bahagya habang pilit na iniaalis sa katawan nito ang bagay na yon. Maya-maya pa, bumagsak na din yun sa lupa na siya namang dali-dali yung pinagtulungang kaladkarin papalayo ng mga kasama nito. Dahil sa pangyayari, agad namang pinalibutan ng mga dayo itong si Tio Asung.
Matapos yan, unti-unti naman nilang nasilayan ang pagpapalit anyo ng mga nilalang na yon, hanggang sa tumambad sa kanilang mga mata ang animoy malas sa paniki nitong itsura. Bukod sa meron yung mahahabang pakpak na nakadugtong sa kanilang mga kamay at katawan, kitang-kita rin nila ang mga buto nito na parabang wala yung mga kalamnan. Ang labis pa noong ikinatakot nila Andrew ay noong masipat nila ang mabalahibo nitong pagmumuka na merong mga nakausling pangil at nanlilisik na mapupulang mga mata. Maya-maya pa, sa pag-alulong ng mga aso sa paligid, yun naman ang naging hudyat ng mga nilalang para atakihin ang matanda. Sa isang iglap, walang habas nitong pinagtulungan si Tiyo Asung hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung bumulagta sa lupa. Akala nila Andrew patay na ang matanda pero laking gulat na lamang nila nang masipat nilang dahan-dahan yung tumayo sa kabila ng mga aswang na nagtutulong-tulong para paslangin ito. Kahit napakarami ng galos ng matanda sa kanyang katawan, tila bang hindi yun sapat para mapahina siya ng kanyang mga kalaban. Pagkaipon nito ng sapat na lakas para iwaksi sa kanyang katawan ng mga aswang, agad naman niya yung ginawa na siyang naging sanhi upang tuluyan siyang lubayan ng mga ito. Nang magkaroon na siya ng sapat na layo sa mga nilalang na yon, dahan-dahan naman niyang nilawayan ang kanyang mga sugat habang nagwiwika dito ng "Ganito pala ang paninindigan ninyo. Kapag hindi nyo kaya, pagtutulungan ninyo." Mga mabababang uri! Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung umatungal ng napakalakas at ng akmang susugod na ito, agad naman yung natigilan nang maramdaman ito ang iilang presensya ng mga albularyo na bigla na lamang lumitaw sa kanyang likod. Pagsilay ni Tiyo Asung sa mga ito, pilit naman yung nag-angil, subalit hindi yun sapat upang magawa niyang maitaboy ang mga taong nagmamagandang loob para tulungan siya. Nang masipat naman nila Andrew ang mga albularyong yon, doon na sila nagkaroon ng pagkakataon na lumabas ng kanilang bahay para tumulong. Bitbit ang kanilang mga patalim, walang pagdadalawang isip nilang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng matanda. Hindi naglaon nang makalikom na sila ng sapat na dami, bakas naman sa kanilang mga kalaban ang animoy matinding pagkabahala. Makalipas lamang ang ilang minuto, matapos yung mangyari, paulit-ulit naman silang itinaboy ng matanda, subalit ni isa sa kanila, walang nakikinig. Pagtitig naman ng isang albularyo sa kinaroroonan nito, matapang naman yung sumagot ng "Asung, kasama mo kami sa lahat ng pagkakataon. Alam namin na mabubuting gawa ang naibibigay mo sa amin. Kung sa pananatili ng kapayapaan sa lugar na ito ang hangarin mo, walang duda, kaisa mo kaming lahat. Hayaan mong tumulong kami sa iyo." Dahil sa sinabi ng albularyo, wala namang nagawa ang matanda kundi ang manatiling tahimik. Maya-maya pa, pagsugod ng mga aswang sa kinaroroonan nila, buong tapang namang sumugod sila Andrew, bit-bit ang kanilang mga sandata. Alam nilang wala silang laban sa mga nilalang na yon pero dahil sa tulong ng mga albularyo, nagagawa nilang maging posible ang imposible. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring yon, ramdam na ramdam nila kung papaano mangibabaw ang kanilang puwersa laban sa mga nilalang na naghahangad ng pagkasira ng lugar nila. Sa kabila ng mga lakas na ipinamalas ng mga ito, tila bang hindi yon sapat para magawa nitong malipol ang kanilang grupo. Bagaman may iilang namatay na albularyo, kahit papaano hindi naman nasayang ang sakripisyo ng mga ito. Pagtungtong ng hating gabi, dalawa na lamang sa mga dayo ang nanatiling buhay. Bukod sa mga butas-butas nitong pakpak, iisang piraso na lang din ng kanilang mga paa ang nanatiling buo pa. Habang pinagmamasdan nyo nila Andrew, wala naman yung ibang nagagawa
kundi ang mag-angil habang maiging nakikiramdam sa kanilang mga galaw. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalingat na ito sa kinaroroonan ni Tio Asung, bigla naman niya yung sinunggaban at walang pagdadalawang isip na binali ang magkabila nitong kamay. Kinaladkad na din niya yun papalayo sa kinaroroonan ng kasama nito upang masigurong hindi yun makakatulong. Dahil sa mga pangyayari, wala namang nagawa ang nilalang kundi ang sumigaw ng napakalakas habang paulit-ulit na nagpupumiglas. Ngunit kahit anong gawin nito, hindi yun sapat upang magawa nitong makatakas mula sa mga kamay ng matanda. Maya-maya pa, paglapit naman ng albularyo sa isa pa nitong kasama para yung baboy na tinuhog nila sa kawayan. Sa pagkamatay nito, agad namang sinunod ni Tio Asung ang tangan-tangan niyang kasama ng nilalang na yon. Matapos niya yung gilita ng leeg, agad naman niya yung itinapon na parang basura sa tabi ng mga walang buhay na katawan ng mga kasama nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, isa-isa naman nila yung pinagtulungang pasanin patungo sa sementeryo. Sa labas na bahagi nila ito inilibing, nang sa gayoy hindi nito maapektuhan ang mga kaluluwang gumagala sa paligid. Nga pala, noong taong ito, puro pa ang paniniwala ng mga tao sa mga ganitong uri ng nilalang. Sa katunayan, marami ang nakasaksi kung papaano nila pinasan ang mga bangkay na kanilang pinatay. Noong gabing yun, halos lahat ng pamilyang naninirahan sa mga bahay-bahay lumalabas ng kanilang tahanan, bit-bit ang kanilang mga sulo. Ang ginawa ng mga ito ang nagbigay sa kanila ng liwanag sa napakadilim na paligid. Meron ding iilan sa kanilang mga tumulong para mapadali ang kanilang mga gawain. Sa paglipas ng mga araw, nanumbalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Magmula din noong nangyari ang insidente, tuluyan ang nagbago ang pananaw ni Andro kay Tio Asung. Sa katunayan, kapag nakakarinig siya ng masasamang salita sa kanyang kapatid, palagi niya yung sinusuway, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na mabait ang matandang yon. Baka pala nagkakamali kayo ng pagkakaintindi. Noong nangyari ang labanang yon, nagbibinata na noon si Andro. Alam na niya ang kanyang ginagawa at meron na siyang sapat na kakayahan para makipaglaban sa mga ito. Hindi rin siya noon iniwan ng kanyang ama kung kaya't walang nangyaring masama sa kanya. Lumipas pa ang maraming taon na natili sa ilalim ng pangangalaga ni Tio Asung ang kanilang lugar. Kapag nakakaramdam yon ng mga banta para sa kanilang mga kababaryo, tinatawag nito ang iilan nitong kakilalang albularyo upang maging katuwang sa pagsugpo ng panganib. Mahirap man ang kanilang ginagawa pero napaka-epektibo nito. Si Asung noon ang nagsisilbing simbolo ng galit ng kanilang baryo laban sa mga nilalang na nagtatangkang manggulo rito. Ayon sa mga albularyong kakilala ng ama ni Andro, kinakailangan nila ng isang demonyo para makipaglaban sa mga kauri nitong demonyo. Maliban kasi sa kakayahan nito, malakas ang pang-amoy ni Tio Asung sa mga nilalang na nagbabalat kayo. Sa katunayan, hindi pa yon nakakapasok sa kanilang lugar, nagagawa niya na yung matunugan. Sa pagtungtong naman ni Andro sa hustong gulang, nagdesisyon siyang lumipat sa bayang malapit sa kanila para doon na magtrabaho. Hindi naglaon, nakabuo na rin siya roon ang kanyang sariling pamilya na siya namang naging sanhi upang madalang na siyang makauwi sa kanila. Gayunpaman, masaya naman siya kahit papaano sa kadahilanang dinadalaw pa rin siya ng kanyang mga magulang at kapatid kapag may oras ang mga ito. Pero alam niyo ba, ilang taon man ang lumipas, hindi pa rin malimot-limot ni Andro si Tio Asung, ang tagapagprotekta.
Okay, opinion ko sa kwento. Grabe, sobrang bangis ni Tiyo Asong, no? Isipin niyo yun, may mga dumadayo sa kanilang aswang tapos siya yung nagpapalayas. Pero ang nagustuhan ko rito kay Tiyo Asong, hindi siya nananalo ng mga taga-baryo o yung mga kapitbahay niya. Pero alam niyo, meron tanong sa isip ko na saan o papano nang galing yung ganitong abilidad ni Tiyo Asong? Diba? Pwedeng pinamana yun ng mga magulang niya, ng mga ninuno, o ng kung sino. Sayang lang yun, kasi wala tayong backstory ni Tiyo Asong. So lahat tayo, pare-pareha siguro tayo ng iniisip na paano nangyari yon? Ano bang meron sa lugar nila, Andro? Bakit ito pinoprotektahan ni Tiyo Asong? Pwedeng doon nakalibing yung mga ninuno niya? O dati siyang tao na nayanggaw lang tapos pinasa yung pagbabantay sa kanya sa lugar na yon? Ang hirap eh. Ang hirap isipin kung paano nga ba nangyari yung ganitong buong kwento. Diba? Eh kaso nga lang, isang episode lang to, hindi siya naging series. So yung mga tanong sa isip natin eh, mananatili na lang ding tanong. Pero ako, para sa akin, nagustuhan ko yung kwento kasi isipin niyo aswang. Kung tutuusin, pwede niya nakainin yung baryo niya eh. Pero hindi, pinoprotektahan niya. So para sa akin, yun yung pinakaanghang ng kwento natin. Kwento na to. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment niyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.